Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglepak-lepak na ta with Evidence. Oy, kumusta? Don't forget to like this video. Subscribe mo, i-share mo sa mga friends, sa mga lebak heroes, lebak heras, para sa mga latest news, para alam nila kung ano ang aking pinag-uusapan at talagang to the highest level aandar ang red light nilang pagkamarites. O eto na talaga, grabe. Oy. Kumusta muna dyan? Shout out muna sa ating mga kabisaya diha. Uy, kumusta mo diha? All over the world. Lahat ng mga OFW, comment below kung saang lugar kayo para next time ma-shout out ko kayo. Oo, ay eto na talagang ating chika. Ay, grabe. Sabi ng mga reliable source natin, mga Marites sa showbiz world, posibleng ikakansila ng GMA7 ang kontrata ng Tape Incorporated. They have the freedom daw na ikakansila nila kasi pag luging-lugi at hindi makakabayad ng upa. Black timer kasi yung Tape Incorporated, mga halosus. Kasi alam nyo, wala namang pumapasok ng mga advertisers. Isaan kukuha ang mga halosos ng pangbayad sa kanilang black timer? Yung mga It's Show timers, naghihintay nga? Ay, they're praying na malugi ang Itbulaga. Hindi naman. Naghintay lang sila ng go signal. Ay nako, ang dilaw angat na angat pa rin ang EAT ng TV5. Lalo na itong sugod bahay, may additional sila na dumber cut, si zombie, at minamahal, at talagang enjoy na enjoy ang mga netizen. Ay, ito na ha, galing sa ating national, international, Marites all over the world, at I'm sure galing ito sa mga reliable sources nila. Panoorin natin mga kabibig ha. Oo, grabe talaga. Kung totoo ito, kawawa naman ang mga halosos. Naawa kabibig. Naawa tayo kasi they're paying taxes that. It helps our economy. Pero kung hindi talaga masustain nila or hindi matataas ang kailang ratings, natural, lugi, natural, ang GMA maghanap talaga ng way. Oy, para masayang naman yung oras na black timer tapos walang kita. Ganun talaga. Business is business talaga. O, ito na ha. Pakinggan natin si Nay Christy Fermin. Fake bulagang luging-lugi na. Ito na. Namin. Ito po yung mga umiikot na kwento ngayon. Dahil hindi po kami Tagaloob. Pero nasa labas man po kami, nakararating sa amin ang mga detalye ng nagaganap sa isang estasyon sa GMA7. Diba? Ito na, nakakatakot ito para sa ating mga kasamahan nila. Ang gusto lang ay nagkatrabaho. Sana huwag naman sana mawala agad. Anong point mo dyan? Ang point ko dito, parang sa nakikita ko sa mga datos sa pang-araw-araw, parang nga papunta na talaga dyan. Pagsasara. Pagsasara. Na marami na rin naririnig-rinig. At kumakalat rin sa social media na mas mapapaaga daw ang pagsasara. Oo. Kasi di ba black timer sila ng GMA7. Ayon sa isang nakausap ko, mayroong karapatan ang network na bitiwan ang nagba-black time sa kanila kung nakaka-apekto na sa kanilang istasyon sa kabuuan. Yeah. Oh my G. So, there's a possibility na pwede talagang ma-cancel ng GMA7 ang kontrata ng Tape. Pwede namang magbayad na lang ang GMA, no? Nabayaran na lang namin Tape. Kasi luging-lugi na kayo, tapos nakakaapekto na ito. Sayang naman yung ilang oras na talagang walang pumapasok na ano, na advertisers. Sayang yung oras. Ipapalit na lang natin yung nasa GTV. Or either, ito yung mangyari. Ang Itbulaga sa GMA7, pwedeng ilagay sa GTV. Tapos yung It's Showtime sa GTV, ilagay sa main GMA7. Kung gusto ng Tape na wag muna, ituloy namin hanggang matapos ang kontrata, pwede naman silang mag-deal. O sige, ilipat ko na kayo sa GTV. Kasi, hindi maganda ang ratings, baka doon papatok kayo. Tapos itong It's Showtime, nililipat namin sa malawak na GMA7. Pwede naman ganun, pero kung
hindi natin alam kasi hindi naman natin hawak ang mangyayari. O ito pa, o continue tayo mga kabibig ha. Kasi alam mo yung mga artist tayo, diba? O tina. Wow. Sa kabuuan, ha? Kumbaga, so next year pa, di ba? Ang kanilang kontrata. Pero merong karapatan ang istasyon na kanselahin yung kanilang kontrata kung talagang kinakailangan na. So ano mangyayari dito? Kapag kinansila ng GMA7, itong hindi, eto na naman ako, nahihirapan akong ilarawan kasi hindi lehitimong Itbulaga. Kasi masarap sabihin yung Japeke. Kaya lang napakasalitang kalye. Correct. So kung hindi talaga aangat ang rating at makatutulong sa network, itong hindi lehitimong Itbulaga, mapipilitan nga siguro. Ano? At baka ang ilipat doon, ang magiging main noontime show nila, ay bigla na lang maging main noontime show nila, Showtime. So, ito na nga, ang inaantay siguro talaga ng Showtime. Kasi makikita talaga natin yung mga moves, yung galawan nila. Parang unang-una, yung pilot, so full support. At saka tandaan natin, kolaborasyon to. Ay, oo. Oh, hati. Oh. No. Oh. Oh. Commercial ng Showtime, hati sila ng GTV. Sila. Oh, oh. Kaya mas posible talaga ito. Eh. Mm-hmm. Yan ang mahirap kasi sa management ng GMA. Ay. Dapat kasi nung ba't naman mahirap? Ba't mo naman sinisisi? Hindi naman siya sinisisi. Hindi kasi dapat, nung una pa, nung una pang suntada na nagkakagulo na yung Tito Big and Joey at saka yung mga lotos, yung tape, dapat pumagitna na sila. Kasi may, sasabihin nila, may karapatan kami na i-ano ang kontrata nyo. Ay bakit, kansilahin. Bakit nung una pa, hindi kayo pumagitna? May karapatan naman pala kayo di ba? Bakit ganyan kayo? Panibasay kasi nakikita nyo na yung epekto na bumaba ang rating nyo. Kaya saka kayo ngayon nagkukumahog. Oo. Di ba? At saka may narinig pa ako na alam na pala nagkakagulo katulad Jenny. Alam naman may gulo na sa pagitan ng tape at mga TVJ. Bakit hindi na lang inoperan, inabangan yung GTV para sa dito na lang muna kayo. Ay, oo, tama. Hanggat inaayos ko, di ba? Hanggat hindi pa ka nagkakaya, dito muna kayo sa GTV. Mm-hmm. Palagay mo ba, papayag naman ng Tito Vic and Joey, nasa GTV sila? Sa bakit? Ako, ay, malayo sa aking hinagap na papayag sila. Kung di rin lang sa GMA7, sa main, no? Hindi sila papayag sa GTV. Ay, oo. Oh, di ba? Hindi tama. Sila papayag. Mm-hmm. Pero yung tinatawag natin na pakikialam, yung malasakit. Yung malasakit. Huwag na po yung salitang pakialam. Kasi problema po yan ng tape at saka ng Tito Vic and Joey at ng Dabar Cads. Pero yun bang malasakit na nasa isang bakuran kayo na kapag merong hindi nakakaintindihan, sana yung pinakasentro, pinakaama ng bakuran ang nanghimasok para pagkasunduin. Tama. Parang ganon. Parang ganon. Sana ang nangyari. Ano mangyayari ngayon dito sa Japek na to? Siyempre na. Itong Japek na to, siyempre kung araw-araw ka naman nalulugi. Hmm? Ikaw ba? Kung ikaw ang producer, araw-araw ka nalulugi? Mismo. Oh, tapos balita pa. Mm-hmm. Ay, wala. Pabawasan na rin. Pabawas na rin. Nakakahiya yung datos. Oh. Diba? Malayong pangalawa na nga ang Showtime, sobrang kulelat na pangatlo naman sila. Oo, totoo yan. Sa AGB Nielsen, talagang walay talaga ang Itbulaga ng GMA7. So, alam nyo, itong tatlong taong ito, may mga reliable sources sila. Kasi hindi naman sila ng bunganga dyan na wala silang mga nakausap na nasa loob ng Showbizlandia. Of course, hindi sila bunganga ng bunganga, hindi sila talak ng talak dyan kung wala talaga silang anong, mga reliable sources, di ba? Pabalik-balik nilang ako. Di ba? So, maghintay na lang tayo kung ano ang mangyayari. Malapit na ang 44th anniversary ng Itbulaga. May naku, baka sa katapusan ngayon, baka day na yan, mawawala na rin ang Itbulaga sa GMA7, pagkita ng Showtime. Naku, I'm sure, ramdaman ko mga kabibig, no? May malaking pasabog na mangyayari. Oo. Kasi sabi ni Nanay Christy, oh, ang GTV, yung mga advertisers, is a collaboration between ABS-CBN and GMA7. Hati sila sa mga bayad ng advertisers. Of course, business is business. So if ever pupunta ang Showtime sa malaking GMA7, madami ding advertisers na papasok sila. Kasi, ano, malawak na ang coverage. In the center, competition yan ng E80 ng TVJ. I'm sure both ng mga advertisers mag-a-advertise sa Showtime at saka sa E80. Diba ang ABS-CBN ang, at ang GMA7. So,
ay nako, ano pa kaya ang mangyayari mga kabibig, no? Ano pa kaya ang malaking pasabog na itong malapit na ang 44th anniversary ng Itbulaga. Mawawala nga ba ang Itbulaga sa GMA7? Kasi luging-lugi na according to their reliable sources. Kita naman, di ba? Ratings, konti lang commercials, walang pumapasok ng mga advertisers. Yung ibang mga advertisers, nagsialisan na. Di ba? So kung ang business mo is not earning, why should you push on? You keep on adding lang. Add ka lang ng add ng capital tapos walang pumapasok na interest. Sayang naman, di ba? So yun lang mga kabibig, ang ating latest layback for today. Ano sa palagay niyo? Saan patutungo itong ano? Itong ang Itbulaga? Kung totoong pwedeng makansila or ikansila ng GMA7 ang kontrata ng tape. Kung ramdam ng GMA7 na nakakaapekto na ito sa business namin, parang lugi talaga kami. Kung lugi kayo, lugi din kami. Parang hindi na, tapusin na natin ito. Oh, let's move on. We have it showtime. Oh, diba? Don't forget to like, oy, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time! Ay, naku po. See you next time. I-like nyo ang video. Oy. Shout out sa lahat ng mga OFW dyan. Kumusta? Bye!